Kwentong to Joke Lilik Channel. So, nandito ako upang mabigay ulit sa inyo ng dagdag kasiyahan or kaalaman about sa picture ng bibi nyo sa loob ng matres. So, paano nyo ba malalaman ang itsura ng bibi ninyo sa loob ng inyong matres? Siyempre, makakatulong dito sa atin ay ang pregnancy wheel at saka Google. So, si Google po ang malaking tulong na sa ganun po ay mapakita sa atin o makita natin kung paano ba malalaman natin ang itsura ng ating baby sa loob ng ating matres. So, sana po ay samahan ninyo ako sa aking share na video na ito na sa ganun po ay madali nating matandaan kapag po sinabayan nyo ako. So, kung hindi naman nyo ako masasabayan, so, sana po ay panoorin nyo ng buo ang aking video na sa ganun po ay malaman ninyo kung paano gagawin. So, mas exciting po itong ating i-share na ito sa inyo na sa ganun po ay masaya kayo na makatulong ako sa inyo. So, kasi ito pong topic na ito ay hindi ito pa-common. So, alam ko kasi na maraming nag-iisip kung paano ba malaman ang itsura ng baby sa loob ng inyong matres. Lalo na kung wala pang ultrasound. Ang alam nyo pa lang po, huling regla. Kung hindi naman huling regla, pwede naman po magpa-ultrasound na kayo. Nang sa ganun po ay malaman ninyo kung ilan na buo ang inyong pagbubuntis o edad ng inyong baby sa inyong matres. So, pero syempre po, pag nalaman nyo po na pag-pwede na kayo o nalaman nyo na delay kayo, magpa-ultrasound lamang po kayo na syempre, bago kayo makapag-ultrasound, dapat po makapag-check up po kayo sa isang clinic or sa inyong gusto o saan nyo gusto magpa-check up. Nang sa ganun po ay matulungan kayo kung paano nyo malalaman kung normal ba ang pagbubuntis, buntis na ba kayo. So, yun. Ganun po yun. So, unang-una po talaga ay dapat ay makapagpakonsulta kayo sa para matapos pang inyong pag-iisip o iniisip kung buntis ba o hindi. Okay? So, mga kamatres, sana po ay matry nyo po itong gawin sa mga hindi pa po dyan nagpapa-check up. Nalaman nyo lang po yung last month. So, yun. Kung hindi naman po ay magpatulong na po kayo sa pwede pong makatulong sa inyo kung paano nyo malaman ang huling regla at saka po yung yung edad ng inyong baby at saka itsura. Okay? Siyempre, hindi lang po yung itsura ng baby ang makikita natin sa pamamagitan ni Google. Siya po yung makakatulong at saka si pregnancy wheel naman po yung last menstrual period. Okay? So, ngayon po, ito po ay magandang topic. Sana ay magustuhan ninyo at makatulong ako sa inyo. Ang sagunan po ay magiging masaya kayo sa araw na ito. Okay? So, syempre, huwag niyo po kalilimutang mag-like, subscribe, at pindutin po ang all na bell. And then, syempre, huwag niyo po kalimutang i-like, i-share. Ang sagunan po ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan. So, syempre, pag na-click niyo po yung all, manonotify na po kayo sa mga kaming kupang videos. So, alam ko po, makakatulong ito sa inyo kasi ito po ay napaka informative. Lalo na sa mga buntis, magbubuntis pa lamang. Yan. So, sa mga asawa dyan, ng mga buntis, mga relatives, so, pwede niyo po itong maitulong sa inyong mga kakilala. So, syempre, kung nahihirapan kayong i-actual sa kanila, kung paano ituturo sa kanila, so, pwede naman po i-share yun na lang ang aking channel na sa ganun po ay mas maunawaan po nila kung paano po matrace ang yung itsura ng baby sa loob ng tiyan. Gano'n na ba siya kalaki? Yun. So, yun. Sana po ay samahan nyo ako ngayon sa video na ito na sa ganun po ay madali na nyo lang matandaan o masundan. Okay? So, ngayon po, dapat po ay meron kayo internet, cellphone, at saka
syempre, kailangan katulong natin po si Pregnancy Wheel at saka si Google. Si Google po ang malaking tulong sa atin. Syempre, kung wala po tayong Pregnancy Wheel, hindi po natin, kung wala po tayong Google, hindi po natin matitrace si, ma-upload si Pregnancy Wheel. Okay? So, ngayon po, dapat po ang cellphone ninyo ay mayroon na pong upload na Pregnancy Wheel. Okay? So, ngayon, kasi kung halimbawa, ang alam nyo po ang last semester nyo ay tanda ninyo, syempre, dapat po malalaman natin ang edad ng inyong baby ay sa paggamit po ng Pregnancy Wheel. Okay? So, mamaya na po yung Google. Okay? So, gagawin ko lang po na step by step na sa ganun po hindi po kayo malito sa aking isi-share na ito. Okay? Ayan. So, ngayon po, sa ating cellphone, punta po tayo sa Pregnancy Wheel. Bigyan ko po kayo ng sample para madali nyo pong matandaan o masundan kung ano po ba yung, ano, paano po ba mag-trace. Okay? So, halimbawa po, ang last mess po ay June 1. June 1 po ang last mess nyo, example. Ayan, punta po tayo kay Pregnancy Wheel. Ito po yan, makikita nyo po si Pregnancy Wheel. Ayan, ito po siya. So, mababasa nyo na, halimbawa, nakapag-upload na po kayo ng Pregnancy Wheel. So, i-click po natin siya. Ayan, so makikita nyo na po itong mga data na to. Malabo. Ayan, makikita nyo na po mga data na to. Ayan po siya. May nakalagay po dyan LMP. So, sa LMP, ipapasok nyo po yung June 1. Okay? June 1. Ito, i-input natin po yung June 1. Ayan. So, kung ang last mess nyo po ay June 1, press natin po ng OK. Pagka-input po natin yung June 1. Press natin yung OK. And then, lalabas na po dito ay, ayan, AGA. Ayan, AGA. So, AGA. Ito po yung edad ng inyong baby. Ayan, ayan. Ito yung maliwanag. So, makikita nyo po yan. AGA. Ito po siya. Ayan, AGA. Okay? So, ngayon po, ito pong AGA na to or estimate gestational age, ang meaning po ng AGA. So, makikita nyo po na 20 weeks and 5 days. So, ayan. Dito na po tayo pupunta kay Google. So, di ba? Malaking tulong si Google sa ating pag-check para malaman natin. Okay? Ayan, tandaan nyo, take note nyo po, 20 weeks and 5 days kung June 1 po kayo huling ni regla. So, ang huling regla po ay unang araw ng iyong menstruation. Ayan, so kapag tayo kayo bugger. Proceed tayo kay Google. 20 weeks and 5 days. So, yun po ang AGA. So, meaning po ay 5 months and 5 days ang edad ng inyong baby sa inyong matres. Okay? So, dito na tayo kay Google. Punta tayo kay Google and then i-click nyo po yung search. Ito-type po natin or yan, ganyan po siya pag napunta na kayo kay Google. Yan, dyan siya nag-blink-blink na yan. So, ayan. So, i-search po natin, ito-type po lamang natin ang 20 weeks. Ipakita ko sa inyo to actual para maintindihan nyo rin yung ano, kung paano ba mag-input o mag-type. 20 weeks and 7 days. 20 weeks and 5 days. Age of gestation. Age of gestation. Ayan, ang itatype lamang po natin ay
20 weeks and 5 days kasi yun po yung edad ng inyong baby sa inyong matres. 20 weeks and 5 days. So, ang pag-type po ay, yun, pwede samahan niyo po siya ng complete na data. So, 20 weeks and 5 days, age of gestational, or 20 weeks and 5 days of age of gestation. Okay? So, ganun lang po. So, pag in-input nyo na po yun, i-click nyo na po yung ayan. So, isasend nyo na po siya. And then, i-click nyo po yung image. So, pag nag-send po siya, i-click nyo na po yung image. Ayan. Pinik-click natin yung image. So, lalabas po siya. Ayan. Lamabas na po yung ayan. Ganyan po ha. 20 weeks and 5 days. Ayan. 20 weeks and 5 days. At hindi yata nakalagay. Sorry. Mali, may correction po. Tignan lang, hindi ko nasama yung weeks eh. 20 weeks. Ayan. Ngayon po, 20 weeks. Okay, malinaw. Nakikita niyo po ba? 20 weeks and 5 days. So, meron pa po karugtong yan ha. Age of gestation. Okay? Ayan. So, isend nyo lamang siya, search nyo siya, and then i-click nyo na po yung image. Click ang image, so pag na-click nyo na po yung image, ayan na po yung makikita ninyo. So, mga mommies, ayan, so, pag na-click nyo yan, ganyan po siya, 20 weeks and 5 days. Ganyan po yung itsura, pero scroll nyo po siya, kasi meron po mas malinaw ang image. May makikita po kayo, yun, yun ang ano na yun. May nakalagay din naman po sa mga image yung edad niya. So, tingnan nyo po doon kung nasaan po yung edad ng inyong baby, ha? Okay? So, napili po tayo para pakita ko sa inyo yung edad niya. So, pag po 20 weeks and 5 days, tapos na po ang development ng baby, palakihin na lang po siya. Ayan, ito po. 20 weeks pregnant. So, ganito po siya. Nakalagay po dito kasi 20 weeks only. So, ang 5 days naman po, hindi na masyadong nagkalayo. Okay? So, huwag nyo na po masyadong problemahin yung days. So, kung days lang po ang difference. So, wala na po kasi tayo makita na baby na mas malinaw yung image. So, ito po yung nakita ko, kaya ito yung pinapakita ko sa inyo. So, ganun lang po yung pag-search. Okay? So, di ba, napakasaya na nakita natin yung kung anong itsura niya sa loob ng ating matres. So, mga mamis, nasundan niyo ba ako? So, eto, ganoon siya. Okay? So, mga nais dyang malinawan or medyo marami pang katanungan, so, gusto mo yung malaman kasi yung iba, hindi pareho tayo ng sample ng last menstrual period. So, ang gagawin nyo po ay mag-comment lamang po kayo sa aking account para bumasis po kayo para sa ganun po ay malaban rin nyo. And then, masundan na po. Ito po ay pwede nyo gawin weekly. Weekly po kayo mag-check sa inyong sa Google. And then, siyempre, pag weekly po, madali po mag-count eh. Kunyari ngayon, 20 weeks and 5 days. Siyempre, next week po, after 7 days, ngayon ay Today is Saturday. So, next Saturday, basta kung anong araw po ay nag-check, next po ulit, doon kayo mag-check. Para accurate po yung edad ng baby nyo, ha? So, ito nga po, 20 weeks and 5 days ngayon. So, next week, 21 weeks and 5 days. So, iti-type nyo po yun sa Google kung ano po yung edad ng inyong baby, ha? So, ganun lamang po, hindi pipili po kayo na medyo malinaw. And then, nakalagay dun po yung age niya, ha? So, okay ba? Nasundan niyo po ba ako?
mga kamatres. Ayan. So, ito kasi po kaya naisipan kong i-share sa inyo kasi marami po nagtatanong yan sa akin na pag nag-check up ako. Sabi niya, tiyan na ba, gano'n na ba kalaki yung baby ko? Ano na ba ang itsura niya? So, yun. Kaya naisipan ko itong i-share. Actually, itong mga sinishare ko sa inyo ay mga tinatanong nila sa akin. So, kaya ako sabi ko, sige, ma-share ko nga din to para naman makatulong din ako sa iba na hindi naman nakapag-check up sa akin, na hindi naisipang tawag dito, yung walang matanungan. Kasi nga po, may pandemic ngayon, so medyo hindi po sila naglalabas. So, yun. So, ito po yung ano nyo. Pero, syempre, huwag po kayo masyadong mag-expect kung halimbawa ay iba yung edad, iba po yung itsura o yung size niya, yung laki niya, kasi may weeks po yun eh, kapag nag-ultrasound kayo, sa kanyang last menstrual period. Ang alin po kasi is edad. So, ang edad po at saka si ultrasound, iba yung size po kasi ang ultrasound. So, pag po may difference, huwag masyado kayong mag-worries kasi ito po ay estimate lamang. Pero magpa-final pa rin po sa inyo ay yung nag-check up sa inyo o yung consultant ninyo para po matulungan kayo sa inyong isipin. Ha? Okay? So, ganito. May katanungan. So, nangyayari to sa akin. Mga customer ko. At yung hindi ko alam yung last menstrual period ko. So, paano ko malalaman yung last menstrual period ko? So, yun. So, papasok dito ulit si pregnancy wheel. So, si pregnancy wheel kasi, nakalagay po doon. Nasa isa kong video yun, ha? So, pwede niyo po siyang panuurin. So, slide ko lang itong aking tips sa inyo ngayon. Isingit ko lang to. Kasi nagawa ko na itong video na to. Doon po sa pregnancy wheel, nakalagay po doon kung kailan ikaw nagpa-ultrasound, saka yung edad ng baby or weeks, nakalagay po doon. So, input nyo lang po siya and then enter, lalabas na po doon kung kailan po yung last menstrual period. Ha? Okay? So, kaya po napakahalaga po ng ultrasound. Once na malaman nyo na delay kayo, magpa-ultrasound na po kayo within 1 month, o di kaya naman, bago mag-tumas, nasa ganun po ay ang paggawa po yung transvaginal ultrasound. So, kung di naman po, kasi medyo malayo kayo, medyo marami sa inyong case, pwede naman po, mga below 3 months. So, pero yun nga lamang po, kapag kasi minararamdaman na kayo na hindi maganda sa inyong puson, sa balakang, so, mas maganda po makapag-check up po kayo agad sa malapit sa inyo, ha? So, yun. So, ganito po yun. Tandaan nyo lamang po, kung hindi nyo po alam ang last menstrual period, kailangan po ay magpa-check up agad and then para ma-ultrasound. So, ultrasound kasi, doon nalalaman yung edad ng inyong baby. And then, accurate pa po ang edad niya or size niya kapag po na-transvaginal ultrasound. Kasi, ito po ay, ang size niya ay halos parehos lang po ng edad. So, i-compare po si LMP nyo o kung hindi nyo po alam, ito na po yung gagawin o i-declare na LMP based sa ultrasound. And then, mag-check nyo na po yan o mag-check na po ni consultant nyo kung ilan na po ang edad ng inyong baby. Siyempre, i-declare po yan ni ultrasound. Si ultrasound po ang makakatulong para matrace ang LMP. Okay? So, ngayon, pag na-trace ang LMP, ito naman po yung gagawin ninyo. Magkakaroon na kayo ng idea kung ilang weeks po ang inyong baby sa inyong matres. Okay, halimbawa, nakapag-function kayo ng August 8. Ang lumabas po ay June, July, August. So, June. Ito kasi yung client ko, kaya nabigay ko itong sample na June 1 kasi may client ako na ito yung kanyang LMP. So, halimbawa, nakapag-function po kayo ay June 8. August 8. Ano? Nakapag-function kayo August 8. Ngayon, may didiklay po si ultrasound.
tulad nito, oh. I-orient ko lang po kayo, ha, pero yung mag-check up naman po sa inyo ay ipapakita rin yung resort, papaliwanag po sa inyo. Ayan. Nagawa po itong ano siya na August 8. Ito po yung resulta niya. Ayan. Okay? Ang result niya po, ang nakalagay po dito ay ilan? 8 weeks and 6 days. So, sa utosan niya, nakalagay dito ay 8 weeks and 6 days. So, yan. So, mayroon tayong babasihan upang ma-search natin kay Google ang itsura niya. Yan, para malaman natin yung itsura niya. So, si patient or si buntis, nagpa-utosan ng August 8. Halimbawa kayo, nagpa-utosan ng August 8. Ang edad niya ay 8 weeks and 6 days. Okay? Ayan. Makitaan ko pa kayo ng isa pang sample. 8 weeks and 6 days. Niglig niyo ulit yung image. Ayan. So, ano daw yung itsura niya kapag 8 weeks and 6 days. So, 2 months siya and 6 days. So, isang araw na lang, magiging 9 weeks na. So, 2 months and 6 days. Ayan. Ano po yun? Ano pa lang siya? Nagkukuha pa lang po ng fetus. 8 weeks. Ayan, ito na yun. Mas harap na ng colored kasi black to eh. So, ang 8 weeks and 6 days, nasa first trimester pa lang po siya, ha, mga mami. Ayan, ito po. Ayan. So, yan. Pasok po siya sa 8 weeks. So, sabi ko nga sa inyo kanina, huwag niyo mong pansinin yung 6 days, yung days lamang. So, ayan. Nag-form na po siya ng fetus. Ayan. Okay? So, may nade-develop na po yung mata niya. Ayan. Ganyan po yung image niya. So, ingatan niyo po kasi development stage, ang first trimester hanggang second trimester, ingatan niyo, huwag kayong magkasakit, sundin niyo advice sa inyo ng mga vitamins, ilumin niyo, yung mga bawal, yan, yung mga pwede, yung mga advice sa inyo, susundin niyo yan, ha? Ayan. So, diba, nakakatuwa, nakikita niyo po, ito, makapansin niyo, misang, ayan, kasama dito yung placenta, yan po ang itsura ng placenta. Makikita rin niyo po yan sa Google kapag i-search nyo. Okay? So, di ba, nakakatuwa, nakikita yung itsura ng baby nyo. Na-imagine nyo na kung anong itsura niya sa loob ng inyong matres. So, nag-enjoy ba kayo, mga kamatres o mga manis dyan? Sana po ay nasiyahan kayo at may natutunan po kayo. So, sana po ay kayo ay napasayo ko ngayong araw na ito na sa ganun po ay meron kayong nakuhuling dagdag kaalaman. So, magkita na lang po tayo sa aking next video. Sana po ay masamahan niyo pa po ako sa mga next video ko pa po na sa ganun po ay madadagdagan pa po ang inyong kaalaman. So, mag-comment lamang po kayo ha sa aking channel na sa ganun po ay masagot ko po ang inyong mga nais pang malinawagan. Okay? So, hanggang dito na lamang po. Salamat. God bless po. Paalam.